son, and he who whosoever his son will give him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Let's pray, Lord. Mga salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. A very famous and common verse, but yung particular na theme na may inaaral, Panginoon, kung paano ay matuto, Panginoon. So I pray na kayo pong pala. Kanina medyo lumalim kami, but bigyan niyo po kami ng biyaya. Maunawaan po lahat ng bagay na gusto niyo pong maunawaan namin, especially sa mga bisita, Panginoon. Ligtas nyo na sila, amaya Lord, at kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakapo na pong lahat. Okay, wala na po dyan. Ha? Dito na tayo sa banda dito. Stephen, wala pa lang dyan. Eh. Dito ka na lang. Ayan. Kahit sa halahala. Oh. Okay, good morning. Ayan na naman ako eh. Ano na ba kayo? Good afternoon sa lahat. Title po nito is Jesus Says, Learn of Me. O kaya pwedeng learn of me na lang. Sa Tagalog, matuto kayo sa akin. At ito ay part 2 na. Mag-start kami kanina umaga. Sa Tagalog, matuto kayo sa akin nga. Sabi ng Panginoon. So nabasa natin kanina. Yun po yung tagpo kung saan nananalangin ng Panginoon. At anyway, kanina umaga po, marami namin na-tackle. So, again ha, objective natin para matuto tayo kung paano matuto. Guess nyo ba yun? Matuto para matuto. Kasi kunwari, ito, introduction na lang din ulit. For example, marunong ka mag-drive. Oh, paano yan? Oh? Paano ka matututo mag-drive? Siyempre, may theoretical muna. Ganito yan. Ito yung shift. Ito yung makina. Ito yung ano, silinyador. Ito yung brake. Ito yung gulong. Ito na. So, tinuturoan ka. Yung nagtuturo sa'yo, medyo marunong na, tinuturoan ka paano mag-drive. Eh, paano ka naman matuto mag-bike? Eh, di, ito rin yung gulong, ito yung manibela, ito yung brake. Una, tinuturo sa'yo. And then, ano na, subukan mo na, practical, ano, of course. So, paano ka matuto kung paano matuto? Alam niyo ba yung ibang tao mas mabilis matuto sa iba? Alam niyo ba yon? Sa amin sa tech kasi, ang daming kailang aralin. It's in. At kaya naalala ko nga yung mga binigay ko sa inyong simpleng mga data. Ayun yun. So, kami mismo inaaral namin yung data ng data. Alam nyo ba yun? Ano yung data? Yun yung mga detalye. Alam nyo ba may data rin yung data? Tawag nila doon, metadata. Yun talaga. Kasi nga, sa IT, ganun yun. So, paano pinapakilos yung mga bagay na yan, di ba? Paano pinoproseso yung mga yan? Yung mga mismong pang, ano, sa kanila, pantukoy sa kanila, may pantukoy din doon, may pangalan din doon. And then, yun na, medyo technical eh. But, ganun po yung, kaya ibang tao, mabilis matuto, sa language naman daw, okay, sa language. Ilang language ang alam nyo? Buti nga tayo mga Pilipino, at least may dalawa tayo. Kaya nga sabi nila, anong tawag sa taong marunong ng dalawang language? Bilingual. Pag tatlo? Trilingual. Kung apat? Ito. Yun na yun. Pag isa lang? Hindi nyo alam, no? Para sa mga Amerikano kasi ito, hindi yung joke to, pero yun talagang totoo. Ang tawag doon sa taong isa lang alam na language, Amerikano. Sila lang yung isa lang alam nila eh, di ba? Lahat ng iba, obviously yung mga English, ganun din. But anyway, hindi ko manasabi yan. Kasi yung iba madaling matuto sa language kasi dapat marunong ka rin sa language mo. For example, yung noun, pronoun, di ba? Kasi madalas sa hindi may equivalent yan sa ibang language, okay? So, sentence, alam mo yung sabihin ng ano bang noun, pangalan, ano yung verb? Tagalog. Pandiwa. Ayaw ko na ituloy. Nakalimutan ko na rin eh. Ano yung adverb? Pangalit. Pangabay. Pangabay.
Ito kasi, doon pa lang kayo. Ano yung ano? Anong mahirap dyan? Conjunction. Sige nga. Pang ano yun? Pang-ukol? Pang-ukol is parang ano yan eh? Pang-angkok ba yun? Ano man yun, basta alam nyo na, ibig ko lang, in-illustrate ko ha, paano ka madaling matuto ng isang language, alam mo yung equivalent ng language nga. So pag alam mo na yung Tagalog, ito yung ano nila, ito yung noun nila. Pangalan yan sa Tagalog, yun pala yun. And katotohanan, ang language, lalalim pa ako eh. Pero yung language kasi na tututunan natin sa paggamit na lang, diba? Pero yun nga, mas mabilis pag alam mo yung data nga dun sa about the language. Kung alam mo, may isang language na alam, ipoport mo na lang yung alam mo. Ganon din actually sa tech, ganon din sa kahit anong bagay. So mabilis ka matuto. Yung pinag-aaral kasi natin ngayong umaga kanina, tsaka ngayon, kung paano ka mabilis matuto, alamin mo yung mga bagay na mas basic, and then, madederive mo na yung ibang mag-aaralan mo, at matututunan mo dun sa una mong napag-aralan. Okay? Haba nun. Nakuha niyo ba yan? Yan. So, kanina umaga, hindi ko sinabi yun, pero bilisan ko na lang pinag-aaral natin kanina umaga. Ang example natin, yung sa Bible mismo, okay, na pinahiya ni Jesus actually yung mga, kasi nagmamarunong yung mga Pharisee. Kala nila, magaling sila. Yung pala, si Jesus pala yung nakakaalam nung mas tama at magandang paliwanag. Kaya pinahiya sila, sabi, alam niyo ba yung pinagsasabi niyo? Naintindihan mo ba ibig sabihin nun? Yan. So, ganun tayo ngayon. Kaya, again, hindi ko sinabi magpahiya lang kayo. Pero minsan kasi, ganun. Tulad nung nabanggit nga natin na last week, okay, may isang sikat na yun. Supposedly, matalino ang tingin sa kanya. Pero meron siyang isang mali. So, sana yun lang ang mali niya. Pero katangahan eh. Kaya pinoint out natin, hindi na nagmamalaki para hindi na mali to ibang tao. Okay? So, ano lang kayo, kapit lang kayo ha. Subukan kong i-ano sa inyo yung ano. So, ganyan po kasi ang kahit saan. Anong gusto mong maging paglaki? Kaya kay Stephen. Hindi pa rin. Wala pa naisip si Kuya Adrian. Ha? Ha? Engineer! Yan. Stephen, ano mo na? Alam mo na rin. Automotive. Yan, naghahanap kami niyan. Kasi last December, halos araw-araw ako sa ano eh. Sa mekaniko. Anyway. Okay, so yun po yun. Kaya nakita natin ang atake ni Jesus doon. Kailangan alam natin yung mga pinagsasabi natin o yung nabasa natin. Huwag ka magpalagay lang na nalaman mo na yun. Isang pasadaan lang. Lalo na pag may hindi parang doesn't make sense yung unang reading ko, pangalawa. Huwag yung paliwanag naman ng iba, di ba? Sabi nga kay Bante, sabi niya, infallible daw yung, hindi daw inspired yung Bible, pero perfect daw. Sinabing inspired kasi, sinabi yan ng Diyos. So, perfect ang Diyos, magkakamali ba ang Diyos? O, mahirap maintindihin yun? Bakit siya nalito? Kasi pumasok yung panluloko. At ganun lang, ganun, kahit sa religion, at kahit sa anong bagay pa. Maraming bagay na pag hindi mo naintindihan, mayayari ka. Katulad ng sample ko naman, sa bagay, sinadya ko rin yung kasi basta nang kabahay kami. Basta yung kontrata namin dito, basta, okay naman yan. Sige, yung pala, lugi kami sa ano, okay lang kasi. Pero still, kung mas marunong ako, mas mapo-point out ko na parang lugi ako dyan. Yan. So, yun lang. Kailangan matuto tayong alamin yung mga bagay-bagay para na tayo malugi. At lalo na ngayon, spiritual pinag-uusapan natin, di ba? Kaya pag nagsoluhin kami kanina, mamaya ipipresent din sa inyo yung gospel para maligtas kayo. Ngayon, ang tanong ko talaga doon ng mga binata ko po, paano tayo pupunta sa langit? Kung walang mag-explain sa'yo, hindi mo naman makukuha agad yun. Di ba? Hindi basta-basta, hindi pwede yung pagpalagay yun. Yung pinaka-importanting bagay sa mundo. According to the Lord, kahit naman tayo, alam natin yun. Alam mo, siguro, pinakamatagal ka mabubuhay, siguro, 100 taon dito, tapos ano na. Either langit, impyerno na, tapos hindi mo sisiguraduhin kung sa langit ka o hindi. Diba? As it makes sense. Kaya sabi ng Panginoon, wala nang mas mahalaga pa. Anong pakinabang na isang tao kung hindi siya maliligtas? Kahit siya pinakamayaman sa buong mundo. Okay? Kaya importanteng maintindihan natin, may sigurado ang langit. So, isa pa yung sa mga example pa lang, ha? Kasi, again, ang tinitingnan dito,
Si Jesus po yung nagsabi mismo nung binasa natin. Okay? Kaya another, kanina yung ating, mabilis na lang to ha. Kanina umaga, mayroon tayong mga points dito sa ating introduction. Ito yung mga bagay na actually dapat nating malaman, especially iwasan. Okay, so nakita natin kanina, dito sa 2-6, hindi ko nabasahin po, basta may kinakwento siya dito na si John ay na-offend. I mean, si John ay parang nalilito, na-discourage kasi siya ay propeta rin ng Diyos, pero nakulong siya. Hindi niya nalang gagawin sa kulungan. Matay na siya doon, na talaga namatay na siya doon. So ngayon, may nagtanong siya kay Jesus, at ito yung isa sa mga sinabi ng Panginoon, ni Jesus, yun nga, yung mga miracles na ginawa niya basically. Okay? Pero sabi niya sa bandang huli, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Ibig sabihin, parang nakikita ko dito, parang siguro, ba't di ako ligtas ni Jesus kung siya yung tagapagligtas? Di ba? Eh, hindi naman yung kaligtasan na gusto ng Panginoon eh. Yung mas importante kaligtasan niya, yung kaluluwa natin. Kaya si John the Baptist, niyan niya ng mga bulok dun. Diba? So, yun ang nakikita ko dito. Kaya sabi ni Jesus, pinagpala ang isang tao, o kahit sino ka pa, pag hindi ka na-offend kay Jesus. Ibig sabihin, kahit ano pa yan, pag sa palagay mong parang mali si Jesus, hindi binayala sa John the Baptist, hindi siya mali. Okay, hindi siya mali. Intindihin mo kung bakit niya ginawa yun. Ganun din. Kahit may manaw, nangyayari sa buhay niyo. Ba't kaya ako ganito, mahirap? Ba't kaya maitim ako? Ba't kaya kulot ako? Ba't kaya bungi ako? Bakit kaya ano pa? Ba't kaya mukha akong ano, ganyan? Ano man yan? Intindihin mo na lang. At actually, sagot lang dyan ha. Kung maaari, anong gusto niyang tanong, anong gusto niyang sagutin ko dun sa sinabi ko? Ha? Bakit ako mahirap? Nari, ganun. Hindi ko alam. Hindi. Diyan lang tayo nag-umpisa karamihan sa lahat. No? Pero yung kahirapan mo nga, kung alam mo yung Bible, mas madaling maligtas yung mahirap. Alam namin yan kasi nag-share kami sa salita ng Diyos eh. Kahit saan, kahit kanino. Alam nyo kung sino yung madaling maligtas? According sa Bible din, yung mga mahirap. Ngayon, ayaw mo pa magiging mahirap. Di ba? Kung mayaman ka, hindi nga kami makapasa sa subdivision nyo. Di ba? Hmm. So, lahat siya may sagot. At actually, yung iba dito, sasagutin natin. Okay? So, huwag ka ma-offend kay Jesus, number one. Number two, pansinin mo na si Jesus, gusto niya, malaya tayo nakakapagpasya pagdating sa lahat ng bagay, actually, sa kaligtasan, and then, sa topic natin ngayon, matuto, kung paano tayo natuturo sa ibang bagay. Okay? So, kaya ang example natin kanina dyan, again, si Jesus ulit, may sinabi siya about John the Baptist, again. And then, nakita natin doon, binigyan niya tayo ng, kumbaga, if you will receive it. Ibig sabihin, magpapayag kayo. Kaya, pero actually, sinasabi ko na siya ng Elijah. Kaya kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo, mahihirapan kayo. Hindi nyo makukonek yun eh. Sinabi ng Bible, dapat mauna si Elijah, tapos andito na si Jesus ngayon. Paano kaya yun? Di ba? Alam niyo ibang mga kulto, example lang ko kayo ha. Yung si Ate Nora, may pumapunta raw sa kanyang Jehovah's Witness. Isa sa mga tinuro ng Jehovah's Witness, kesa si Jesus daw datating na. Nagbigay sila ng mga date. O ito yung date, darating si Jesus, hindi dumating. Ito, Jesus, hindi dumating. Anong gagawin nila? Yun nga nakakamangha, hindi sila nauubos. Supposedly, mauubos sila kung alam ng tao na ganyan nga pinagagawa nila. Di ba? Pero hindi sila nauubos. So, ang gusto ko lang sabihin doon, ano ba gusto ko sabihin doon? Wala ako ah. Ano sinasabi ko? Bago yung Jehova? Yung... Ano? Nagpipredict nga sila hindi tama. May kalayaang mamili. May kalayaang mamili. Pero ang ginawa kasi nila, pag nagsinungaling ka kasi, natuloy nga, nagsinungaling sila. So, mangyayari, di na alaman ng tao na nagsinungaling sila. Anong gagawin mo ngayon? Dadagdagan mo ng another na kasinungalingan yun. Yun. Pero ang Diyos kasi, hindi na tayo inaalaw na ganun. Obviously, ang pag-aaral po, ang knowledge,
Nagbe-build up yan. Nagbe-build up. So, hindi mo kailangan magpanggap na naiintindihan isang bagay na hindi mo na maintindihan. Ilan gusto kong sabihin doon. Okay? So, yun po. Ganun po ang Panginoon. Kahit kayo kunwari, basahin nyo kunwari. Iba, nag-amen. Amen ba? Amen. Makita nyo na. Yung iba, nag-amen lang kasi nagtanong, amen ba? Ayun, wala na. Anong, ano yun? Example yun eh. Yung iba, mas malala kasi yung iba, alam niya, pag nag-amen ba, amen to eh. Nagsabi ngayon siya ng mali. Yung mga ligtas, pupunta na impyerno, amen! Nag-amen yung isa, alam mo na, hindi nangikinig. Hindi tayo ganun, hindi ganun ng Panginoon. Amen? Ayun, yun ang tama. Okay. Kaya ang gusto ko sabihin, ganun ang method ng Panginoon para tayo hindi nang pwedeng pilitin ang learning. And therefore, unti-unti yan, kasama yung will mo dyan. For example, may alam ka bang Kristiyano na nag-macho sa pananampalataya pero hindi umatid sa church? Meron ba nun? Imposible yun. Sabi kayo, nagbabasa naman ako, eh. Okay, nag-usual winning kami ganyan, meron? Dahil na madali sa mga matanda. Ano ba dyan? Bumaba ka dyan. Papanggap kesyo ako, okay naman ako, eh. Ligtas na po ba kayo? Eh, nakagagaling ko nga lang sa church, eh. Ligtas na po ba kayo? Eh, ba't mo ako tinatanong ka? Galing nga ako sa church, ano kinalaman nun? Kung galing sa church si Satanas, di ligtas ba siya? Ganon. Nakukuha niyo ba yung pinagsasabi ko? So, kailangan, again, sa pananampalataya, at saka pag-aaral, basically, kahit ano, kailangan mag-i-honest tayo. Pero gusto kong sabihin kanina, huwag kang ma-offend kay Jesus kasi siya yung, ano eh, siya yung source ng knowledge. Pag na-offend ka sa kanya, ayaw mo na sa kanya, for example, ayaw mo na magbasa ng Bible, eh dun nga yung source ng knowledge pa, yan. And imagine nyo, anak nyo, ayaw ko nang sumunod sa'yo, nai, patay ka. Nagutom na, ako si manay pala nagpapakain sa akin, tapos hindi ako susunod. Hindi mo kakaisip ngayon yan. Di ba? Ganun kayo ako, pag yung anak ko minsan, hindi si tipin yun, ha? Hindi. Ayaw ko na tuloy. Basta, yun. Okay, offense, huwag kayong ma-offend kay Jesus. Hinahayaan niya tayo may sariling will, kaya gamitin natin yung will natin para sa nakakabuti. Amen? Inalaw tayo ng Diyos na gano'n. Pangatlo, kanina umaga pa kasi ito eh, kaya mabilis lang. Ang isa sa mga kalaban pa ng learning ng matayos, yung mga kalokohan. Okay? So kaya, kahit dito sa church, kahit mga teacher nyo, subukan yung seryoso yung usapan nyo, medyo malalim pa. Kasi ikaw, joke-joke ka. Kanina, ako ginagawa pag soul winning gano'n ha, para alam nyo. Pag yung nag-soul winning kayo ganyan, tapos hindi seryoso, so, kailangan yung ano, sandali lang po, seryoso po ito. Ganun ninyo. Okay? Eh, baka magalit eh. Kasi naman, ganun din yun. Hindi rin mailigtas yung, hindi siya seryoso. Tama? Okay. O, pasok mo na agad. Eh, seryoso po itong topic. Kung hindi nyo gustong seryoso muna, next time na lang. Kaysa naman, gawin niyang makiri yung salita ng Diyos. Amen? So, ganun din tayo ngayon. Yung kalokohan, walang ano yan. Walang lugar yan kung gustong matuto ng maayos. Walang gano'n. Nabanggit ko rin ng umaga yung edutainment. Pero still, yung supposedly matututunan mo kung seryoso ka, sobrang dami. Eto, nag-ano lang ako dito, naglalaro lang ako, natututo. Pero hindi gano'ng karami yung matutunan mo. Sinisigurado ko sa'yo. Unlike pag seryoso ka, tapos saka mag-aaral. Mas madami kang maaaral. So kaya number 3, kalaban po yung kalokohan ng wisdom. Okay, yung sample natin kanina, yung mga taong hanap, ayaw na lang makinig, hindi sa hindi nilang kayang wala silang pangunawa. Ayaw talaga nila kasi kay John the Baptist, ayaw rin nila kay Jesus. Kaya may pula sila dito, may pula rin sila doon. Alam niyo, may pula, may nasasabi sila negative. Ayaw ko niyan, masyado akong kain ka ng kain ito, ayaw ko na, puro ka, wala ka ng kain. Ayun. So, kaya sabi doon, wisdom is justified by your children. Ibig sabihin, yung mga may pangunawa, sila yung lalong nagkakaroon ng pangunawa. Okay? Okay. So, ganun din actually sa sinabi sa Revelation. Sabi sa Revelation, huling part, so, let the holy become holy. Basahin na natin yun. Kasi katapusan na to eh. Parang sinasabi sa atin dito, okay, maglingkod din sa Diyos. Eh, may excuse pa ako. Eh, iba naman, di nakikinig. Bayaan mo sila. Sino ba yun?
Ito, pakibasa nyo nga muna. Ready, go. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is guilty, let him be guilty still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy. Yan, so may, obviously, pag unang basa mo dito, tama ba yun? Yung madumi daw, bayaan mo ng madumi? Mga bastos, okay na yan, hindi ka ano. Obviously, ito yung ano, ultimate, ano na kung ngayon, wala ka na magawa, okay? Nag-soul winning ka, hindi mo na kaya ngayon, bayaan mo na siya. Lalo na in the end, yun ang sabihin. So, ganun din po sa knowledge. Pag gusto nilang kalokohan yung ano nila, yung salita ng Diyos, wala na magagawa doon. Pero yun nga, yung iba dyan, huwag mo pagpapalagay na lahat ng tao ganun, okay? Kasi hindi. Okay, kung ayaw tanggapin dito yung isa, doon ka sa kabila. And then, yung last na sa introduction natin kanina is yung kalaban ng learning din, yung denial. Ang kaya ibig sabihin, pag tinatanggi nila, nakunwari, si Jesus lang yung tagapagligtas, dinideny nila, kahit wala na silang, right, especially kay Jesus, siya yung tagapagligtas, at siya lang talaga. So, pag may sinasabi, hindi, pwede naman si Muhammad eh. Hindi sabi, paano nangyari yun eh? Siya naman ay tao lang, at siya nga lang nagsulat ng holy book nila, holy book. Ano nangyari yun? At nga, may makikita nga sa lifestyle ni Muhammad na kesyo, ano yan eh, pedophile yan eh. So, pag wala silang masagot doon, eh, basta, ayoko rin kay Jesus. Sige, ayoko na kay Muhammad, ayoko rin kay Jesus. So, yun ang naing kalaban ng learning. Hindi ka matututo kung ayaw mong i-acknowledge na kung ano man yung dapat mong i-acknowledge, katulad nga ng bagay na yun. Of course, ni Jesus, hindi mo maididenay niya. Siya ay Diyos, nagkatawang tao, sa buhay siya magmuli nung pinatay siya. Kahit sa tagal na nangyari yan, hindi mo kaya deny yan kasi talagang ang daming ano yan. Sabi nga nila, mas marami pang evidence sa New Testament kaysa ano, may binabasa nyo sa Greek. May alam ko ba kayong literature sa Greek? Ancient Greek? Kung ano man yun. Kung nga sa Homer, Iliad, mas marami pa rin evidence sa New Testament. Hindi mo may deny yan. Okay? So, anyway, so huwag mong i-deny yung mga bagay na dapat mong hindi i-deny kasi titigil yung learning mo dun. Okay? Amen ba? Amen. Ang gusto ko pandagdagan eh. Ano, ito mga, alam nyo ba may mga naniniwala ngayong tao na ang earth daw ay flat? Narinig nyo yan ngayon sa internet kasi, di ba? Ikaw, naniniwala. Ha? Ikaw, sa palagay mo, flat ba ang earth o bilog? Ikaw, salamat. Kasi malaking kalokohan yan. Pero, yung malala dyan, yung iba dyan, nagpapanggap na Kristiyano. Yun ang malala. So, ang nangyayari, kasi Bible daw kesyo ang ginagamit nila. Okay, so buti nabanggit mo yon at alam ni Adrian yon. May mga taong ganun. So, ngayon, kaya paano nila explain na, kumari, eclipse? Paano yun? Hindi nila mapaliwanan. Actually, marami. Hindi lang. Lalo na yung mga ano, kunwari, huwag nakasakay ka ng aeroplano. At even sa literature din, may literature na hindi pa nakakaikot ng buong mundo yung tao. Pero alam nilang hindi flat ang mundo kasi at least kahit paano marunong sila sa math. Kasi luma na yun. So, mine-measure nila yung shadow ba ng araw. Nakapunta sila dito sa lugar dito, nakapunta sila dito, nakalunta sila dito. Pag the same na oras, iba yung length ng shadow dito, yung doon. So, kung flat yan, pare-pareho yan. Diba? So, marami pang iba. So, yung sabi ko dito, pag huminto, ah, hindi bilog ang mundo kasi nakaikot daw sila sa mundo. Hindi. Kahit ang sabi mo, flat lang. Hanggang doon na lang sila, kahit maraming ebidensya pa yung present sa kanila, pag huminto na sila, dinenay nila yung katotohanan, yung mga bagong discovery, hinto na yung pag-aano nila, learning nila. Okay? So, ganun din spiritual. Itong mga to, kaya itong mga hindi natin ma-win, di ba tayo nagpapatalino-talino tayo, inaalam natin lahat ng kaya nating alamin, ang ebidensya, para may presensya kanila, para makonvince sila na ng tao ay, alam mo na, mamamatay isang beses, then may kaluluwa tayo, saan pupunta yan? So, inaaral natin lahat yan eh. And then, yung righteousness, na meron, for example, yung isang tao, yung ibang bansa, at yung ibang klase ng tao, kinukumpara natin lahat yan para may ma-present tayo sa kanila, ma-convince sila. Tapos, hindi, okay na yan, dito na lang ako. Yung nag-soul winning tayo, wala ka nang magawa dun. Unfortunately, yung iba dun, di maliligtas kasi ayaw nang mag-progress.
Yun, ang sabi ko kaya, again, kalaban po yan ng katotohanan at saka ng, tawag dito, ng pangunawa. Okay? Lalo kayo, mga bata pa kayo. Ngayon, pag ma... Ang learning kasi, sabi nga, walang katapusan yan eh. Okay? Pero, gusto ko lang sabihin doon, meron ding learning na walang kwenta. Okay? Meron din, kaya iwasan nyo rin yun. Huwag kayong mag-ubos ng oras naman sa mga bagay na pag nakita niya, wala na po itong matutunguhan to. Eh. Okay? Katulad dati ako, inaalam ko yung mga types ng cellphone. Okay? Yun na yun. Madaming specs yan. Ay, alam mo ba na yung itong manufacturer nito, ganito yung kabilis yung ano nila. Ay, mas maganda ito. Bandang huli, gusto ko lang may magamit eh. Pag nagagamit ko na, hindi ko na kailangan yung, di ba? Yung specs, yan. So, sana itindihan niyo yun. So, dito ngayon tayo sa, oh, ito na yung tanong, paano tayo matututo dapat, basto? Yan ang tanong. Di ba? Paano tayo matututo? So, napatapos namin kanina umagang number one, ang pang-importante nito, binasa natin kanina dito sa 25 to 27, again, si Jesus ay nagpe-pray dito. At may nireveal siya sa atin dito ang isang bagay na dapat natin maintindihan kasi nga, isa sa mga pinagpapalagay ng kahit kami nag-atatabaho na, sino bang masayaman, yung matalino o yung hindi? Madalas ay hindi. Siyempre, kasi alam niyo, kung matalino ka, alam mo yung gagawin mo. At siyempre, papaburang ka ng boss, ng company. Pero, sa totoo lang, hindi pa rin. Hindi laging ganun. At natutunan ko nung maaga yun kasi meron kami yung aming class valedictorian na kulto eh. Kasi naniwala siya kay Soriano. At kahit nung ipaliwanag ko pa siya kanya ng ba't mali si Soriano, hindi niya mag-gets. Okay? So, at hindi na rin siya nagtapos ng college, bandang huli. Sisisi siya, bandang huli, nagbebenta na lang kung ano-ano. Class valedictorian yun ha. Nagbebenta lang ng electric fan. O, bili na po kayo ng electric fan dito. Hindi na masama yung magbenta ng electric fan. Pero you expect more sa, di ba, sa ganong talinang tao. So, na, yun, natutunan ko agad yung lesson na yun kasi nga may ganon. And then, later in life, ganun pa rin. Dami ko rin natutunan. Yung iba na mabalitaan mo, successful sa career, sa love life, bagsak. Ba't pumatol siya? Pumatol siya sa adik eh, talino niya. Dahil babaeng nakatapos ng college, ba't pumatol sa adik, tapos bandang uli, ginugulpi siya ng asawa niya. Nasaan yung talino nun? Itatanong ka ngayon. Diba? Diba? So kasi ibig sabihin, yung learning minsan, kailangan maintindihan mo, malawa kasi ang buhay natin eh. Maraming sa, ano nga lang, nung nag-apply kami sa UP eh. Sabi ko, di binigyan kami ng isang, parang limang sheet of paper ata. O, ito, anong gusto mong take sa college? Nalula kami, ayoko na mag-college. Ang liit nung font, ha? Ganyang kaliit yung font, yung listahan, ganyan. Sabi ko, kasi ano mag gusto ko dito? Wala akong maisip. Engineering lang, ano na eh. Ang dami na eh. Ano pa? Kaya, yun. So, kaya ang point number one natin is, sinabi ng Panginoon dito, sabi nga dyan, at that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and the prudent and hast revealed them unto me. Yung them na yun, ito yung mga things na sinasabi dyan, ito yung mga pangunawa. Okay, ito yung mga tinuturo niya. Ang dami tinuturo ni Jesus, hindi natutunan ng mga matalino at their time, even sa time natin ngayon. Nabanggit natin kanina, yung mga religion nga, di ba? At yung kanina si Abante, Baptist din yun. Pero hindi niya nalaman, naintindihan yung simpleng basic truth na pag sinabi mo infallible, perfect yun. Walang mali. Hindi niya maintindihan. And then, ano pa, yung mga binagkita natin kanina, and then, ano pa, karamihan ng matalino nga ang hirap maligtas. Okay, kasi, ang tingin niya sa'yo pag nag-describe ng salita ng Diyos, ha, naniniwala ka dyan? Sinulat yan ng mga hudyong, matandang hudyo lang. Eh. Ganun lang, ganun. Hindi ka nila papakinggan na. So, humihinto sila doon and then, hindi na sila aabot sa time na sila yung maliligtas. Okay, kaya ang point natin dito, kaya sabi na pa yung manunang wala, is yung mga, may mga bagay na hindi binigay sa kanila, kaya hindi nila maitindihan. Tapos ang Panginoon, pinili niya na ibigay yung minsan sa mga taong simple lang. Okay? Yung nakakamihan, mahirap. Pero at least, hindi piloso po, may mga mahirap din na loko-loko eh. Okay?
So yun, kaya ang point natin doon, recognize that wisdom or learning is from God. Okay? Kung gusto ng Diyos na parusahan ka dahil sa kalokohan mo, kahit anong aral mo, nafo-focus ka lang sa mga bagay pala na wala palang kwenta-kwenta. Karamihan ng taong mayaman ngayon, syempre gusto pera. Pag may pera ka na, anong bibili mo sa pera mo? Doon na sila mahihirapan. Eh, nasa akin na lahat eh. Hindi ko lang pwedeng kainin lahat yan eh. Anong kakainin ko? Kaya yung mga mayaman, pansin nyo, bumibili ng pagkain na hindi na nga healthy, mahal pa. May kilala pa yung ganon? O wala? May papakilala ako sa inyo. Mayroon ganon. Okay, nasa na ba ako? So, yung gusto sabihin nyo, so, may mga bagay ng Diyos ang nagbigay kasi, paano nga naiintindihan ko nari, kunwari, may mga, sino, anong top ka ba ngayon, mami? Wala. Dati meron na. Wala na. Kahit pang ilan. Pareho tayo. Wala ng top-top. Ali top-top. Meron. Kunwari lang. Hindi, sino ba? Honor. Si Yesha. Wala na. Hindi in-announce. Secret. Hindi, alam ko ang ibig sabihin niya kasi parang ngayon, inaano nila yan. Inaalis nila yan eh. Which is mali din, di ba? Paano mo, ano yun? Ewan ko yung philosophy nila dyan. But anyway, gusto kong gamitin sa illustration kasi minsan makapansin nyo, yun nga, yung mga ibang matalino sa ibang bagay, bobo. Kaya ngayon, then gusto kong example. Example ay, ano maganda makakarelate yung mga bata? Ito, simple. Kunwari, meron kang 1,000. Ikaw din, may 1,000 ka. Meron ka, ha? So, gusto mo makatipid. Ngayon, ang dami mong pagpipilian. O, siyempre, bandang uli, mapagod ka na lang din, eh. O, sige, bili na ako dito. Hindi ko nari, gumastos ka ng 500. Si Kuya Kenneth, ay, Kenneth tuloy. Si Stephen. Stephen, sinabihan ko lang. Ano hinahanap mo? Ah, ito po. O, sige, may mapupuntahan ka dito. Yan yung presyo. Straight siya doon, hindi na siya nag-canvas sa iba kasi sinabihan ko na siya, alam niya agad tama 'yon, binili niya, nakatipid niya 'yon. Ngayon tatanungin niya, no, paano nangyari 'yon? Ang talino mo naman. May Google, eh, dati hindi pa uso 'yung Google. Hindi pa uso 'yan. 'Di ba? So ano 'yung pagkakaiba mo sa kanya? Kunwari kayong top 1 sa klase, siya top 1. Ano naman 'yan? Top 50, kunwari. Pwede ba yun? Nakatipid siya, pero mas matalino ka. Pwede ba yan? Anong pagkakaiba nyo? Ba't siya nakatipid? Ikaw, hindi. Ano? Anong pagkakaiba nila? Mas matalino to. Ba't ito nakatipid? Ha? Kinakabahan kayo. Ikaw, yan siya. Nakikinig ba kayo? Stephen! Ano swerte? Ame! Hindi nga siya nagtanong eh. Sinabi ko na lang sa kanya, di ba? Pero sabi, swerte, pwede rin gano'n. Pero actually, yun nga ang diferensya. Either nagkataon na may kakilala to or nagkataon din na sinabihan ko to. Pero, ano? Nasa kanya pa rin kung makikinig siya. Pero, simpleng ano mo lang tayo. Pahira. Ang advantage ni Stephen kay Adrian, may nagsabi sa kanya nung eksaktong information na kailangan niya at that time. Kaya hindi niya kailangan napakatalino. Diba? Wise din, pero parang sabi natin sinwerte, okay? Sabi natin ganun. Pero obviously, sa salita ng Diyos, wala swerte. Kasi ang Diyos ang nag-control lang lahat ng bagay dyan. Okay? Pero again, may free will pa rin tayo. Pero, according to His will nga, sabi kanina, sorry, binibigay siya dito, tapos later, may ibibigay naman siya doon. Walang inggitan, pero bandang uli, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay naman. Alam natin yun eh. Okay? So, yun ang gusto kong sabihin dito, may mga bagay, kahit matalino itong isa, ito pinaburan. Yan, gusto kong isang mga term, ha? Pinaburan to eh. O, paano yan? O, lamang to. Sa pagdating sa knowledge, ganun.
Kung ikaw ang pabulan, eh ngayon, saan galing lahat ng knowledge? Yun ang tanong. Ayun ang point number one natin, galing lahat yan sa Diyos. So, kung gusto mo pagpalain, ano gagawin mo? Ano po? Magtanong ka, yun. Tanong ka sa tamang dapat pagtanungan. So, obviously, sa atin, spiritual, sa Diyos yan. Ngayon, so, labas muna ang Diyos sa usapan, kanino ka magtatanong? Tingnan mo yung mga klase ng tao, kung maayos yung tao to, honest to, napatunayan mo, madalas honest siya. Eh, doon ka magtanong, dito sa loko-loko. Diba? Lalo kami pag kami namimili, katulad niya, syempre gusto namin makatipid. Nako, ang dami dyan, yung mga, ano, diba? Kanya-kanya ng offer yan. Okay, kaya dapat pag namimili ka, matalino ka rin. Unless gusto mo mapamahal. Okay, so sana naintindihan niyo po yung illustration na yon. Kaya number one, recognize na lahat yan ang gagaling sa Diyos, lalo itong mga bagay ito, wisdom, learning, lahat ng gagaling sa Diyos. Diba? Pabold ng Diyos ang hanapin mo. Amen? Doon ka dapat matuto. Okay? Isang illustration pa. Kanina may pinag-uusapan kayo, hindi ko alam ha. But anyway, ang ganda illustration. For example, kunwari na lang si sino mo gusto kong session? Sinalito na lang muna. Kunwari, si Stephen ulit tsaka si Adrian. So, kaibigan mo silang dalawa, si Christian. Itong isa, kilala mo, mayaman na. Pero alam mo kaya mayaman, loko-loko. Kunwari lang ha. Hindi, huwag na nga lang ikaw. Hindi, kunwari lang. Ito, honest to, pero mahirap lang siya eh. Kaya ka pala mahirap eh. Eh, depende sa iyo. Kaya nga yung illustration na anong gusto mo, yung doktor na may matalino o doktor na magaling o doktor na honest ba? At sigurado kung may concern sa iyo, kaya hindi siya ganun agaling. Sinong mapiliin mo? Yung honest na, kasi yung isa kahit magaling yun, peperahan ka naman nun. Diba? Hindi mo gugustuhin yun. Okay, sana nag-make sense yung aking illustration. So, obviously, kaya dapat makilala muna ang Diyos. Pag nakilala muna siya, lahat ngayon ng bagay na pag-pray mo na gusto mong maintindihan according sa kanyang salita, 'di ba? Sa Proverbs 3:5, ang sabi doon. In all acknowledge him and he shall direct thy paths. Ibig sabihin, pag inakla Lord, gusto mo ba mag-church ako? Ano sasabihin ng Diyos kaya sa iyo? Ha? Ayan. Saan church muna? Yun ang maganda. Ngayon, kung alam mo nang tama na yan, ayun, ayun. Sigurado oo na agad yun. Kasi sabi nga sa Bible. Okay, kaya sabi dyan, kinumpara pa yung prudent, matalino yan. Pag babes, okay, walang-wala ang babes, walang alam. Pero pag pinabura ng Diyos yan, binigay sa kanya yung tamang information, boom! Lamang pa rin siya sa matalino. Kaya number one, recognize na nagagaling lahat siya sa Diyos. Panalo ka. Number two, sabi sa verse 29, ito yung sikat na verse, no? So, laging ginagamit po kasi ng mga tao to na para lalo yung mga, alam mo na, nabibigitan ba sa buhay? Sinong hirap na hirap sa buhay dito? Mga wala naman, di ba? Sinong hirap sa buhay dito? Wala naman. Kung di mo kayang buhatin, huwag mong buhatin. May iba kasi gusto agad yung mama, tapos lahat. Ang loloko, ganyan ang gagawin yan, eh. So, hindi mo kailangan. Kaya ito yung common verse na binibigay. Lumapit ka. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Si Jesus nagsasabi niyan. Kaya sabi niya sa atin, yung mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Sabi diyan, take my yoke upon you. Eh, ba't pinagbuhat pa ako? Yung yoke, yung nabanggitin kanina ni daddy, di ba? Not equally yoke. Ibig sabihin niya, yun yung pamatok. Ibig sabihin, pag nakipamatok ako, kunwari, sino kayong mga pangasawa ko? Ay, ito siya, mayan. Later, kaming dalawa ang magtuturo sa mga anak namin, di ba, sa buhay namin. Sabay yan eh. Pero paano pag yung yoke mo, nakipagpamatok ka nga sa unbeliever, kung saan ka dinala, minsan din na bumubuhat, minsan bumibigat, minsan napuputol, ano naman yan. Hindi mapapabuti, hindi ka mapapadalian nun. Kaya sabi ng Panginoon, yung yoke lang niya pinapabuhat sa'yo. Okay? Merong mga trabaho po na napakahirap. Sinong gusto ng mahirap na trabaho pero malaki sweldo?
Lahat tayo gusto, lahat gusto malaki sweldo, pero ang tanong, kaya mo ba? Yun ang tanong. Eh kung ikamamatay mo yung ano, yung pabaw, papasukin mo yun? Yung mga ganun eh. Meron pong ano, mga balitaan niyo kahit sa ano, may balitaan niyo, gusto mong maging mayaman, ang ginawa niya, nanloko. Yumaman siya for some time, bandang muli, hinahanap na siya ng batas. Okay, so huwag niyong pipiliin niyo din kung ano yung papatulan yung trabaho. Okay, ganun po yan. Ganun lang po yung gusto ko sabihin doon. Okay? But especially sa learning, ganun din po yan. Nabanggit ko na si Abante ka last week, no? I believe kaya minsan ganun siya kayabang. Kasi yung mga backer niya, ganun din yun eh. Eh, huwag kang papayag na ano, sabihin din mo alam. Dapat alam mo, pastor ka eh. Ha? Yeah? Ang hirap nun, pag gano'ng mga member, no? Oh. Mataas ang expectation ng mga tao sa'yo. Eh, kung honest ka lang, hindi ko alam yun eh. Eh, yoko na sa'yo, di wag, bye-bye. Ganun lang, kaysa nang magsinungaling ka. Amen? So, kaya ang Panginoon, ito na yung gusto ko sabihin. Ang sabi niya dito, take my yoke upon you and learn of me. So, hindi tayo hinayaan ng Diyos na, like yung ito, dahil like yung binabanggit sa dating, ano ko na, sa winning presentation. Ngayon, medyo di ko nabanggit eh. Pero pwede pa rin. Kasi imagine nyo si Jesus, kung siya yung pinakamatalin at siya talaga yung pinakamatalin ng tao. Pero ang tanong, bakit di nila siya nagtayo ng university? University of Jesus. At lahat, ituturo ko dyan. O kaya si Daniel naman, matindi si Daniel. Ituloy mo, hinuhulaan nyo yung panaginip mo, hindi mo nga sinasabi. Si Joseph, sasabihin mo yung panaginip mo, interpret niya. Eh si David, si Daniel, hindi ganun. So, ba't hindi na lang siya nag-focus doon? Obviously, kung gusto mo talagang yumaman lang, mag-focus ka doon, yaman ka eh. Unless bawiin ng Diyos yung, ano, yung talent na ganun. Obviously, hindi ganun si Daniel, hindi ganun si Joseph, hindi nang ganun si Jesus ngayon. Okay? Hindi siya magbibigay ng yoke sa'yo na hindi mo kaya. At lalo na yung hindi mo kaya intindihin. Okay? Ang daming ano dyan eh. Dahil ko naisip ng illustration niya, parang si Daniel, hindi lahat binigay sa kanya. Okay? Pinasulat lang sa kanya yung prophecy. Sulat mo yan. Hindi ko naintindihan eh. Basta sulat mo lang. May mga pagkakataon na ganun tayo sa Panginoon. Even. Amen? Ang daming pagkakataon na ganun. Hindi ko kayang explain sa'yo, mga anak ko, o bakit natin kailangan ano, maligo. Hindi ko na-explain sa kanya, maligo ka na lang. Diba? May ba't kailangan mag-church? O ganito yung anak, eh, kailangan nating pag-aralan yan sa loob ng ano ng isang taon para maintindihan mo kung paano mag-church. Pagkatapos mo maintindihan, saka ka mag-church. Ganun ba yun? Ang tagal nun. Eh kung mag-church ka na lang, doon mo na yung maintindihan. Kasi nakikita mo na by example, masaya pala doon, nakikilala ko just unti-unti. Hindi mo kailangan malaman lahat ng dapat malaman sa mabilis na panahon lagi. Okay? So yung gusto sabihin dito, yung yoke ng Diyos, ng Panginoong Jesus, yun lang ipamatok mo, yun lang ang dalin mo at matuto ka sa Kanya. Okay? Stephen, baka yun naman, nakakaroon. Sino dito may maangas na teacher? Ikaw lang? O ba't hindi lahat ng teacher, may hindi maangas na teacher? Meron ba kayo? Meron din, di ba? Kanino kayo mas natututo? To? Sa maangas. Depende, di ba? Nakakatulong din minsan. Yung ba kasi, petiks-petiks pag yung teacher. Oh, gawin yung assignment nyo. O, nasa yung assignment nyo? Wala po. Okay lang yan. Matay din ka matututo noon. Iba naman yun, ha? Pero ang gusto natin, yung tama lang, yung kaya mo, mapagawa sa'yo. Pag kaya mo pa, ibig sabihin, yung exam, for example, yung quiz, natapos mo ng 10 minutes lang, pang isang oras yun. Bibigyan ka pa ng mas, ibig sabihin, magaling ka nga kasi. Ganun dapat. Hindi yung hindi mo na kaya, basta, gawin mo yan. Maboburden ka, ayaw mo na yung anong subject yan, bandang mo, hindi ka matututo. Kaya Panginoon, yun ang style niya. Okay? Kaya sa kanya tayo dapat matuto, hindi kung ano-ano. Alam niyo ba yung kaya nga ito, ha? Ito bilang pastor, kasi yung ibang mga pastor, ganito yung sabi nila. Kaya daw, ano, gagawin nila is,
Hindi, actually, hindi na sinasabi. Para yung mga pari na lang muna, bago tayo sa mga baptista. Yung mga pari, alam mo ba na hindi nila nalalaman kung pagpapari sila o hindi? Hindi nila alam yun. Basta sunod-sunod lang sila doon. O sige, pasok, mag-aral. Bandang muli, hindi nila alam kung kapagpari sila. Kasi secret yun, secret. Balik naman tayo sa mga baptist. Yung ibang baptist naman, nasabihin lang sa'yo, bibigyan ka lang ng isang general sweeping statement. O basta magtapat ka lang sa Diyos. Pero hindi ka pa rin sigurado, ano. O basta, yan ha, ito, aralin mo to. Yung iba doon, pinapakabisado sa kanila ng hindi naman kailangan kabasaduhin. Lalo sa panahon natin ngayon, may technology. So, maganda rin yung kabisado mo. Maganda rin yung makakuha mo ng ano. So, iba naman, nirequire sila bad ng ano, yan na, street preaching. Para sa inyo, di ba? Yan kaya ang kwento ni Pastor Anderson. Ginawa niya yun, kasi yun sabi. Walang sense to, ha. Kaya ginawa niya, nag-soul winning lang siya ng ginagawa natin. Naligtas yung tao, eh, yun na lang pala, yun pala dapat gawin. Ba't ako mag-street makakantanga dyan? Iba naman, binibilang yung trucks na may distribute. So, pag may gagawin ka, dapat siguraduhin mong yun ang pinagawa ni Jesus. Iba naman, magpapasto, binata. Iba, magpapasto, iwanan yung trabaho. Kesa yun daw sabi ng Panginoon, hindi naman. So, gagawin lang, mahihirapan, bandang huli, lalapit, mag-compromise kung ano-ano papasukin. Kasi sabi ko dito, siguraduhin mo, pag may gagawin ka, yun ang sinasabi talaga ni Jesus. Kasi sabi niya dyan, matuto ka sa akin. Hindi niya sinabing matuto ka sa kung sino. Ngayon, kung yung pastor na yun, kung na, tinuturo niya, nakita mo, kung ang sinabi ng Diyos, yun ang tinuturo, tas yun, pwede ka matuto doon. Naintindihan niyo ba yung sabi ko? Kaya number two natin, learn of me, sabi niya, take his yoke. Okay, sabi dyan, for I am meek and lowly, ibig sabihin, hindi siya mayabang. Okay? Kaya sino sumagot kanina ng gusto niya, terror? Kasi nga, minsan natututo ka. Okay? Pero pag talaga ito kasi mas spiritual to, ano yan eh? Hindi lang college yan eh. Hindi lang sa college yung mga kailangan sa buong buhay mo. So may mga bagay kang gusto matutunan na dapat matutunan, huwag ganun sa mayabang. Kasi makukuha mo yung kayabangan niya. At nabanggit ko nga kanina si Abante na naman, sorry ah, kasi nang nasa utak ko kanina eh. Ano na siya, may pilita na siya magyabang kasi mayabang doon yung mga bakit niya. At pag nag-back out ka doon, eh, mahina ka pala eh. Sabihin, may mga burden siya na binubuhat na hindi naman niya pala kailangan buhatin. At dahil binuhat niya, lalo siyang mapahamak. Ganun tayo. Okay? Kayo lalo kayo mga teenager, ha? Oh, macho ka yun. Payat mo naman. Kaya mo banatan to. Eh, yun. Tanga mo naman. Hina mo naman pala eh. Diba? Kami dito, nag-ano rin ka kasi di pa natuloy eh. Tuturo ako ng taekwondo dito eh. Tsaka karate. Pag may time at may budget. Di ba natuloy eh. So, isipin, hindi mo kailangan maging macho. Hindi mo kailangan makipagbasag ulo. So, hindi mo naman kailangan basag ulo dahil lang gusto mo ipatunayan. Kaya, yung gusto sabihin. Pero kung kasi yung lalaki, mayroon tayong urge na minsan na ano eh, di ba? Gusto mo macho-macho ka eh, di ba? Kaya nga, yung iba sa atin, gusto, nunood ng UFC, kasi mga macho-macho, ginugulpi, oh. Ano si Pamay, oh. Hindi, ah, babae ka kasi. Pero yung mga lalaki, minsan may urge kaming ganun. May ganun kami. Hindi nyo maintindihan yun. Pero, gusto ko lang sabihin, dapat tama lang din. Di ba? Kaya kapag minsan nunood ako ng UFC sa ano, kasi dumadaan sa feed ko, pambira, kawawa naman to. Alam mo, gusto nito ba't nakikipagbasagan ng ano? Kung gusto mo lang kumain, edi, di ba? Yung ba dyan? Kasi pera, gusto eh. Edi, magtrabaho ko na lang ano dyan. E kung umaman ka nga ng konti, tapos nasip na ano yung ulo mo, di ba? Kasi nagkakasakit yan eh. Yung lagi na ano yung ulo. Nakakasakit ka dyan. Naintindihan mo yung gusto mong sabihin? Si Jesus, yung tanungin mo, anong career ko? Sino mga pangasawa ko? Anong ministry kailangan ko? Kanong sweldo? Anong... paglalabang ko ba, for example, yung trabaho abroad, napapasama naman, iwanan ko yung pamilya ko? Tanong mo sa Diyos. Kasi pag sinabi niyang, sige, iwanan mo yung asawa at anak mo para magkaroon ka ng ganyang pera, and then, ano na, next, hindi mo na-enjoy. For example, di ba, ganun eh. Hindi mo enjoy yung pamilya, pagtanda, saka ano, hindi na siya close sa mga anak niya. So, paso ba yung, para saan nga ulit, ka, ba't ka nagkatrabaho? Para sa pamilya ko, iniwanan mo nga eh. Amen? Amen. Medyo ano kasi yan eh, case to case basis. Kaya, sana itindihan yung sasabi ko.
Okay, so yung yoke lang niya, yun lang ang buhatin mo, mapapabuti ka. Especially sa ganitong topic nga natin sa learning. Kasi may iba nga, sinosobrahan at kesyo na sabihin nila, expert ako sa ganyan. Hindi na magpapakorek yun, yung iba. Hindi na magpapakorek kasi kesyo expert na siya. Hindi na makikinig yun sa ordinaryong tao minsan. Eh sa panahon natin ngayon, alam natin na hindi tama yan. Alam niyo ba yung mga nag-successful na ano ngayon? Kahit sino company, ano? Alam niyo kung saan sila kumukuha ng input, sa expert ba? Madalas hindi. Nag-survey lang sila. Ito pala gusto ng tao eh. Kahit sabi ng pag-aaral natin, ganyan ang gawin natin. Ito sabi ng tao, yun ang sundin natin. Ganun kasimple minsan yan. Okay? Kaya ang point ko lang doon, learn directly from Jesus. Okay? Huwag ka ma-burden ng standard ng sanlibutan. Sabi niya dyan, madali at magaan ang kanyang pamatok at sa kanyang labor at yung kanyang yoke. Okay? Hindi ka mahihirapan. Kung mahirapan ka man, mas madali pa rin. Natindihan mo yan? Mas madali pa rin kumpara sa iba. Alam niyo iba ko na rin, hindi matapos eh, kasi gusto kong matuto to. Mayroon mga ibang yun, parang nag-aral lang mo, taas ng pinag-aralan, bandang uli, pumato lang sa kung sino, sira din ang buhay. Eh kung sila palang simple lang yung buhay nila, pero hinayaan lang Diyos ang magpala sa kanila, unti-unti lang, mas masaya yung buhay, na-enjoy mo pa to, kasi nga, sa Panginoon ko naglilingkod. Hindi ka insecure din, una sa lahat. At lalo yung anak mo, automatic yan, kung naglilingkod ka sa Diyos, yung anak mo, ano sa palagi mo gagawin sa buhay nila? Maghahangad ba yan ng sobra-sobra? Yun, ang sinasabi natin dito. Kaya, matuto tayo kay Jesus at yung mga lingkod niya, tatutong lingkod niya. Yun ang gusto kong sabihin dito. Last, sa 29, sabi dyan, take my yoke upon you, yun pa rin, learn of me, for I am meek and lowly in heart. Sabi sa end, and ye shall find rest in your souls. Yung sinasabi ko sa minyan, kasami kahit sa amin sa IT, ganun, minsan may mga, tapusin nyo yan sa loob ng isang linggo, ha? Meron pang ganun kayo? Nakilala kayong ganun? Sa school, meron din. Kaso may mga task na talaga hindi kaya. Sila nga, minsan, kaya-kaya niya yung pinagawa ko. Ganyan. Parang hindi niya kaya, pero bayaan natin, baka magawa. Madalas ay hindi, pag pinilit mo isang bagay na malabong mangyari, ano mangyayari? Sa buhay natin, ganun, ano mangyayari sa inyo? Sabi dito kasi, you shall find rest on your souls. Diba nakakita ng taong parang walang kapahingahan? Kasi nga parang, kailangan pa na mas maraming pera. Ayoko na. Marirealize mo lang sa bandang ulit, hindi ko pala kailangan yun. Kaya pag binubuhat mo lang, sumusunod ka sa Panginoon, sakto lang. Diba? Sakto. Ito pala yung kailangan ko lang. Hindi ko pala kailangan ng ano eh. Na ano maganda sa sasakyan niya. Ano yung kanina dyan? Fortuner. Hindi ko pala kailangan Fortuner eh. Yung Fortuner pala, tsaka yung ABB, makakarating din dun. Ano pala yun? Eh, paano mo malalaman niya yun kung ano ka na sa utak mo? Kailangan maganda, makinis. Kung ano man yan. Kahit mahal. So, yun ang sabi ko lang, kung kay Jesus ka natuto, last. Ano yung mga, sabi natin, religion na sa palagay nyo, napaka yaman, tsaka napaka, komplikado at sophisticated. Ano yung alam yung religion na napaka-sophisticated? GCF. Galing kasi kayo dun eh. Bakit yun sabi? Mayaman. Yun lang. Social. Yung kahit yung Catholic po, nakita niyo ba yung mga book of catechism nila? Napakakapal. Nag-aaralan nila kung bakit si Maria ay walang kasalanan at pati yung nanay niya walang kasalanan. I-explain nila doon, pero walang sense yun. Oh. Tapos yung i-explain nila kung paano pag tinaas ng pari yung kung ano man yun, paano naging ano yun, paano nasabi nagiging katawan talaga ni Kristo yun? I-explain nila yun, ewan kasi, nagkatawa kayo kasi hindi nyo pinag-aralan eh. Subukan nyo minsan, ang sakit sa ulo. Oh, sa totoo lang, yun ang isa sa mga kasi nga, dati akong Catholic, gusto kong maging honest din sa kapwa Catholic. Hindi ko pwede sabihin na mali yan kung hindi ko pinag-aralan. Kahit di pa ako pastor noon. Kaya, may mga time na nalibre tayo, inaaral ko po yan, puyat na ako noon. Na-realize ko na lang siguro after how many
Ah, sandali. Parang trap to eh. It's a trap. Parang sinabi siya, pag-aralan mo yan, hindi mo nakakaya kasi sobrang nonsense na. Parang tinamba ka ng nonsense. Tapos pag-aralan mo yan, ha? Ay, hindi ko naintindihan eh. Huwag mo na pag-aralan. Maniwala ka na lang. Parang ganun. So, kaya mag-iingat kayo doon. Ang isang sabihin. Okay? Pag wala kayong kapayapaan, okay? Dito na lang sa ano naman, parang nakaka-relate kayo sa pag-aasawa. Okay? May time na may mili ka, aralin mo ba lahat yan? Iba, may mga match ano pa eh, nag-aaralan. Ano ba yung match sa akin? Kasi ako ay Virgo, ano ba? Virgo, yung mga ganyan pa eh. Ako yung personality ko, type ganito. Ano bang dapat saktong ano sa akin? Patay ka, ano ba? Yung mga ganun pa, match pa yan. Nag-aaralan mo yun hanggang sumakit na ulo mo. Ganun kasi ako sa Facebook friend na ganun eh. Doktora yun ha. Eh, parang iniwanan siya. Puro ganun ang post. Ayoko na lang ano kasi di ganun personal na kilala yun. Pero, ang sakit sa ulo, yung pala, paano ka maghanap ng tama pang-asawa, man? Sa church, okay. Ano pa? Hingin mo na lang sa Diyos, ganun lang yun. Sa akin, ganun na lang, sasabihin ko lagi sa inyo. Lord, hindi ko kaya yan. Diba? Paano masabing ngayon, sweet yan, pero later, naging bunga ngayon yan. Alam mo ba? Ang daming factor sa buhay niya na para mangyari yung di mo inaasahan. So, ay bandang huli, Lord, sobrang komplikado niya. Pwede ba, bigyan mo lang ako ng kung ano yung kailangan ko. At hindi ko masyadong ano. So, nung naranasan ko rin yan, hindi rin ano, hindi siya nakaka-burden. Eh kung mga barkada kayo, di ba? Naku, ang hirap niyan. Pag marami kang barkada sa mga pintasero. Kasi naliligawan mo ngayon, ito po, papakilala ko. Di, ganyan. Ano yan, papipintasan na ng barkada mo. Kala ko siya na, kaso sabi ng isang, ano ko, ayoko na nun. Patay ka. Wala kang paglalagyan yan. Amen? Kaya maganda pa, ito, bigyan ko kayo. Sabi nga ni Brad, sa church, yung mga simpleng rule lang. Ligtas ka na, siyempre, dali mo sa church. Tapos tingnan mo yung ano ng mga tao. Especially magulang niya, magulang mo, yan. Ganun ka simple yun. Kasi alam nila yan eh. Ngayon, yung mga ibang magulang din, pipintasan din yan. Kaya nga, sukatin mo gano'n baka spiritual yung magulang mo ngayon. Diba? Okay, nakadelete na kayo, may tutunan. So, ulitin ko lang ha. Paano tayo dapat matuto una? Dapat alam mo at malaman mo at tanggapin mo lahat ng wisdom and learning na gagaling sa Diyos. Number one. Pangalawa, maganda na may matuto ka sa ibang bagay. Kuna, ito na yung salita ng Diyos. Alam nyo ba na ito yung salita ng Diyos? Makapal ba? Manifest. Makapal. Makapal. Alam mo ba yung mga sinulat na bagay about the Bible? Mas makapal. Ano nga aralin mo? Anong gusto mong aralin mo? Yung mga encyclopedia na sinusulat about the Bible o yung mismong Bible na lang aralin mo? Ha? Mismong Bible na lang. Tanong mo si DM, ilang beses mo na nabasa itong Bible? Oh, at least naka-isa na siya. Eh, yung mga volumes, paano? Kukumpara mo pa yon, wag na. Kasi sabi natin dito, okay, minsan nakakatulong sa akin. Ako, minsan nagbabasa rin ako ganyan, di ba? So, pero, mas maganda, dito ka na direkta. So, kaya sinasabi dyan, sabi ni Jesus, learn of me, sa akin ka matututo, tingnan mo yung mga kwento about him, yung mga sinabi niya mismo, okay? Kung ano sinabi ni Jesus, huwag mong magtanong, ano bang sinabi ni Jesus? Sa palagay ko, ganito sinabi ni Jesus eh. Doon ka na mismo, tinignan mo sa bahay, anong sinasabi ni Jesus, at mapapagaan ka. And then last is, if the truth is learned, it bring about rest and peace to the learner. Pag ikaw ay tunay na nakasumpong ng katotohanan at karunungan galing sa salita ng Diyos at kay Jesus mismo na siya yung creator ng lahat ng bagay. Kung nanggaling sa iyo yan, kung hindi binigay sa ibang bagay, may kapayapaan ka pa rin. Gusto mo ba ganun o gusto mo hindi ka makakatulog sa gabi? Siya ba talaga yung tayo? Sabi ni ano, ganyan eh, pinintasan ganyan eh. Pero pag binigay sa iyo ng Diyos yun, yan na yun. Salamat, magpapasalamat ka na lang. Okay? Kasi hindi ka naman ganun kapogi din. Diba? Okay. So, tapos na tayo. So, sana natuto kayo po. At kanina umaga kasi marami din kami na pag-aralan. Pero anyway, let's pray. Time na. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong
Amin sa yung umaga at hapon, Panginoon, ay pray na, especially mga kabataan, Panginoon, na nag-umpisa pa lang sila sa kanilang buhay, mga silang pagdadaanan, minsan yung mga knowledge na gusto nilang makuha, Panginoon, ay ibang path, ibang route yung ipapatahak sa kanila sa libutan. At ang mga taga-sanlibutan, Panginoon, ay ganun ang sistema talaga. Gusto nila magtiwala kami sa kanila kung anong mga institution yan, Panginoon, kung anong church yan. Nawa, makita namin na dapat sa inyo kami mismo matuto para sigurado at sinabi nyo nga po dito magkakaroon ng kapayapaan. You're meek and lowly, Panginoon. Hindi kayo mayabang na tipong intimidate nyo kami para matuto at para sa pagpalagay namin na marunong na kami. Kayo po yun. Pag nagtuto talaga kayo, eksakto, solid. At ito po yung tiyunti namin na utunan. At maganda ito, na-apply naman din namin tiyunti sa aming buhay. And then, lalo po kami, lalo nagtapat kami sa inyo, lalo nagpatuloy. Ito po yung makukuha din namin, yung learning at na kailangan namin. Kailangan po, Lord, at essentially yung mga ibang bagay na hindi namin nakuha ngayon, ang daanan. Kayo po yung magpuno ng aming kakulangan, Panginoon. So, kailangan po, Lord, kayo magulating. In Jesus' name we pray.